ating ipagpapatuloy ang talakayan tungkol sa isip at kilos-loob. Ito ang ikalawang bahagi. Iyan ang pag-aaralan natin ngayong araw na ito. Ngunit bago ang lahat, atin munang kapanayamin si Nanay Meli upang tanungin ng mga ilang bagay na may kaugnayan sa ating paksa. Siya ay 71 taong gulang na, kaya't batid natin na marami na siyang mga karanasan. Alam niyo ba na ang kwento ng ating mga lolo't lola ay malaki ang bahagi na itutulong nito sa atin? Dahil sa kwento ng kanilang buhay ay marami tayong matututunan. At simulan na natin ang ating pakikipanayam. Alright, so ngayon ang unang katanungan, paano natin dapat gamitin ang ating isip at kilos loob? Iisip mo muna anumang mga bagay na ba nangyayari mo o plano mo sa sarili mo. Iisipin mo na maigit, pag-aaralan mo ng kung ano yung na paplanong gagawin mo sa isang problema. Halimbawa, pag-aaralan mo ng mabuti, hindi yung basta inisip mo, isasagawa mo lang agad, na hindi mo man pag-aaralan mo ng mabuti. Kung isa-isa ka bubuti, o makakasama sa ibang tao o sa sarili mo. Ngayong tayo ay nasa kalagayan pa na may pandemya, anong dapat na maging katangian ng ating isip at kilos loob po? Sa akin, sa panahong ito, kakayanan matatag, matabang ka, matapang ka, harapin kung ano man ang nagsubok sa buhay. At unang-una, sa Panginoong Diyos ka. Iyan lang ang makakampihan natin eh. Dahil kahihingi sa Kanya kung ano mo nang nailangan mo na dagdagan mo ang pananampalataya mo. Sa lahat ng problema ay ikaw ang sila ang malamang kakampi mo, maging matulungan sa kapwa. Ayan. Ngayon naman, Nay, paano natin mapapaunlad yung ating isip at kilos loob patungo sa kabutihan? Ano mo, sa kahirapan mo, makakapagpara ng makagawang ka ng paraan para makatulong sa kapwa. So, hindi lang mayayaman ang dapat na. Hindi, harapan na. Meron niyang mga nagpapalimos, tapos yung mapagpapalamis mo, tinutulong sa mga kapwa, sila na mas nangangailang. Ngayon naman, huling tanong, anong nais mong ipayo sa mga kabataan upang magamit nila ng tama ang kanilang isip at kilos loob sa bawat pasya o pagdedesisyon na ginagawa nila sa kanilang pamumuhay? Kailangan kasi na kailangan ang mga magulang unang-una na yun, magkausap, mag heart to heart na mag-usap sila para doon sila magtanong na ano ba ang gawin pang ko. Kaya mahalaga ang komunikasyon ng oo, mga sa mga mahal sa buhay. Malaki ang maitutulong yung mga experiences nila na ma-share sa iyo. Doon ka makakakuha ng
mga solusyon sa mga dumarating naman sa buhay mo, right? Doon ang solusyon ang maaaring mapulat mo kanila sa kanila. Kung ano ang mabuting mabuting tao ka. Sa pag-ibig na ito, ano may papayo mo sa mga kabataan? Dapat ba nagmamadali sila? Na hindi, kailangan na nagmamadali. Ang first time na dapat isipan nila makatapos ng pag-aaral para makaprepare sila para sa kinabukasan. Hindi dapat yung nagmamandili na mag-isipin niya yung mag-asawa agad. At gawin yung mga bagay na hindi tapat. So, ibig sabihin, Nay, sa paggamit natin ng isip at kilos loob, ano yung mas dapat na ginagamit muna natin? Isip talaga. Isip muna. Mm-hmm. So, kaya nasa taas yung ating isip. Mm-hmm. Kailangan ang isip talaga ang gamitin. Bago ang puso. Ang puso. At suma natin gagawin. Ayun na lang. Ayun, maging matatag na at saka mananampalataya hanggang wakas. Halina't magbalik aral. Ang tao ay nakagagawa ng masama kung ang kilos loob ay naimpluwensyahan ng isip. Malaki ang bahaging ginagampanan ng isip sa tao, sapagkat ang kilos loob ay nakabatay sa kung ano ang ididikta ng isip. Ang layunin ng kilos loob ay para sa kabutihan, at ang tunguhin o nais patunguhan ng isip ay katotohanan. Ang gampanin ng isip ay alamin ang mabuti. Ang mabuti ay may iba't ibang uri. Ito ay nakaayon kung paano uunawain at hahanapin ng tao ang kung ano ang higit na mabuti. Dahil ang isip at kilos loob ay may malaking gampanin tungo sa pag-unlad ng pagkataon ng tao, nararapat lamang na sanayin ang mga ito upang mapaunlad ang kakayahan ng isang tao patungo sa kabutihan. Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang ilan sa mga paraan upang mapaunlad ang isip at kilos loob patungo sa kabutihan. Ang una, palagi ang pagbabasa ng mga libro o anumang babasahin na makapagpapaunlad ng kaisipan. Sunod ay ang pagninilay-nilay sa mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid, ang pag-alam sa mga panuntunang moral, pagiging mapanuri sa mga lumalabas na bagong katuruan, pagsasaalang-alang ng kabutihang panlahat sa pagpili ng kilos, pagsasabuhay ng mga prinsipyong nakaangkla sa moralidad
at pagsisikap na mamuhay ng may pagpapahalaga sa kapwa. Mahalaga na mapaunlad ang isip ng tao sa pamamagitan ng pag-aaral at pagtuklas ng iba't ibang kaalaman. Hindi ito nagtatapos sa dami ng nalalaman. Ang tunay na matalinong tao ay alam kung ano, bakit, kailan, saan at paano isasakatuparan ang mga bagay-bagay. Ang pag-unlad ng isip ay ang pagsasabuhay ng katotohanan at paghahangad na mapabuti ang kapwa. Kaya ang pagtulong sa ating kapwa ay isa sa paraan na kung saan inapaunlad natin ang ating isip at ang ating kilos loob. Ang bawat mamamayang katulad mo ay inaasahan na patuloy na pauunlarin ang isip at kilos loob. Ikaw, gayon din ang lahat, ay may tungkulin sa iyong sarili, sa iyong kapwa at sa pamayanan na makatutulong upang makamit ang tagumpay ng buhay patungo sa kabutihang panlahat, ang layunin ng pagkalikha ng bawat nilalang. Makakabuo ka ng wastong pasya sa tulong ng mga sumusunod na mga hakbang. Una, tukuyin o alamin ang iyong layunin o nais na resulta. Pangalawa, mangalap ng iba't ibang impormasyon na may magiging batayan mo sa pagtitimbang ng mga pagpipilian. Pangatlo, alamin ang magiging bunga o masamang epekto ng bawat pagpipilian. Pang-apat, pumili, magdesisyon o gumawa ng pasya. Pang-lima, suriin o pagnilayan kung ang nagawang pasya ay tama. Makabubuo ka ng wastong pasya kung iyong naging layunin ang malaman ang katotohanan at makagawa ng kabutihan. Base sa mga hakbang na nabanggit, mahalaga na pag-isipan nating mabuti ang lahat ng ating gagawin, yung magiging epekto ng bawat gagawin natin, ano kayang mangyayari kapag ginawa ko ito, upang maiwasan natin ang mga maling pagdedesisyon sa buhay. Ang Isip at Kilos Loob, Part 2. Maraming salamat, hanggang sa muli!